Nagpapasalamat sa mga riders na kasama ngayong araw sa pag-arangkada nga nila para sa cha-cha, na kung saan ay pinarada nga nila ito habang bumabiyahe paakyat ng Baguio upang ikampanya ang pagsulong ng pag-amyenda ng ating saligang batas ng Constitutional Amendments and Revision of Codes na para sa mga Pilipino at para sa ating bansang Pilipinas, na kung saan nga rin mga tol na ginanap nga roon ang Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na mainit nga ang naganap na debatihan at talakayan sa bawat miyembro at representative na kasama sa hearing na ito. At ito nga mga tol, ang mainit na sagutan, pahayag at naging talakayan ng mga representative sa naganap na hearing sa Baguio ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na pinangungunahan nga ni Idol Senator Robin Padilla. Panoorin natin ang clip na ito. In-embrace natin ng 1987 Constitution, lahat na ng magagaling na ekonomista, lahat ng magagaling na pangulo, dumaan na po sa atin. Napaka-unfair naman para sabihin natin at ituro na sila ang may kasalanan bakit ang Pilipinas ay baon sa utang. Tayo po ngayon, mga mahal kong kababayan, ang bawat Pilipino sa ngayon ay nangangungutang na ng 180,000 pesos. Bawat Pilipino. Ang atin pong utang ay 13 trillion. Nagawa po nila yung amenda. Ito po ba, ano, dadaan po ba ito ng plebisito uli para i-approve ng tao yung ginawa po nilang amenda ng din ng plebisito? Mandatory po yun under Article 17 of the Constitution kasi there are two major steps in amending the Constitution. First, the proposed amendments. It could be done by Congress, by CONCON, or by People's Initiative. And the second and last step is approval by the people in a plebiscite. That's why we consider the Constitution as a legislation direct from the people because the... Personal yung pong opinion? Tama po. Apo, opo. Yung pong binanggit nyo pong Public Service Act, nakakalungkot lang po kasi ito po'y wala pang IRR, hindi pa po ito nai-implement. At sa mga oras na to, ito po ay may kaso sa Supreme Court. Ito po ay pinetisyon ng isang grupo na sinasabi pong nilabag daw po nito ang saligang batas. So hindi po natin magamit yung Public Service Act muna. Ito po ay, kumbaga, ay status ko. Nandyan lang muna siya. Opo. Yung patungkol naman po doon sa sinabi po ninyo na baka sakaling ibig sabihin ay politika ang problema sa Pilipinas, yan po ay suliranin ng maraming bansa. Politika. Pero kung sasabihin po natin, ito, opinion ko din lang po ito, ma'am. Opo. Bakit po kaya ang Pilipinas sa ngayon po, sa 80 plus na economy na meron restrictive sa FDI, number 3 po tayo. Pagdating naman po sa foreign direct investment sa buong Asia Pacific, sa 14, number 13 po tayo. So, yung mga usapin po na yon, yun po yung nagbibigay sa kanya ng sa amin ng hudyat, ng push sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan sa akin po na for 37 years, ma'am, nakakahiya pong sabihin, mga mahal kong kababayan, na ang yabang ng mga Pilipinong magsabing tayo ay demokrasya. Pero naghihirap ang taong bayan. 8%. 80% ng ating mga kababayan umaasa lamang sa 20% ng mga pamilyang nagkokontrol ng negosyo dito sa bansa.
Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah wa salatu wa salamu Allah Rasulillahi. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pangalan po ng nag-iisang Diyos, ang mapagpala at ang mahabagin, sa Kanya lamang po ang pagpupuri, ang Panginoon ng mga daigdig, ang mapagpala at ang mahabagin. Ako po ay bumabati po sa inyong lahat ng pagpapala, awa at gantimpala ng nag-iisang Diyos. Diyos po nating lahat, Muslim, Kristiyano, Hudyo, iisa lang po ang Panginoong may likha. Ako po ay buong puso na nagpapasalamat po sa inyong lahat sa araw na ito. Ako po'y humihingi ng dispensa. Medyo ako po'y na-late ng 10 minutes. Bihira po itong mangyari sa akin. Kung kinakailangan po ako mag-push up sa harapan po ninyo, magpo-push up po ako. Pero pasensya na po kayo. At ako po ay nagmotor. Kami po kasama po ang mga ilang riders sa galing po ng Maynila. Kami po ay nagmotor po rito papunta ng Baguio para makapagbigay po ng awareness, makapagbigay po ng panggigising sa ating mga kababayan para kanila pong pagmuni-munihan, pag-isipan din kung ano po ang nagaganap ngayon sa Kongreso. Kapag sinabi pong Kongreso, dalawa po yan. Ito po mataas at ang mababang kapulungan. Sa ngayon po ay usap-usapan po ito sa lahat ng dyaryo, sa telebisyon, sapagkat sa ngayon po ay nagkakaroon po ng usapin ng paghihiwalay. Ang Kongreso, ang mababang kapulungan ay constitutional convention. Ang inyo pong lingkod ay constitutional assembly. Medyo dito po sa dalawang bagay na ito naghihiwalay ang dalawang Kongreso. Pero ang magandang balita po, parehas po na gusto, nais na magkaroon ng amenda sa saligang batas. Kaya mga mahal kong kababayan, uumpisahan po na natin. Unang-una, nais ko pong ipakilala ang atin pong mga panauhin. At ito po ay ipakikilala ng ating POMSEC. Ma'am, ba't di kita katabi? Hindi ako sanay. Hindi, Mayor. Dito po kayo, Mayor. Dito, tayo po katabi. Ako na po ang magbabanggit sa una naming katabi, ang magiting pong Mayor ng Baguio City. Ako po ay tagahanga niya nung siya po ay isa pang opisyal ng PNP. Ako po ay masasabi na tagasunod po nila ng mga tagaligtas sa Special Action Force. Ito po ang sinasaluduhan ko mula noon hanggang ngayon, Mayor Magalong. Mabuhay po, sir. Bawal ang kurap sa Baguio. Yan po ang laging paalala ng ating mahal na Mayor. At nasa kanan ko, ma'am, ako muna magpapakilala po, ah. Ma'am Comsec, pakilala ko muna po yung aking mga katabi. At dito naman po sa katabi ko, siya po yung kasama ko na nangangarap nung araw na gawin naming Pangulo ang idolo namin na si Senator Bongo. Kaso, nabunggo kami. Kaya ngayon, pakikilala ko po sa inyo si Congressman Go. At sa dulong kanan naman po, ito po, matagal ko na po siyang kasama kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte magmula po noong 2016-2019. At ngayon po, masaya po ako, nakita kami uli. At hindi pa rin po kami nagbabago. Iisa pa rin po ang aming hangarin, ang magkaroon ng bagong anyo at bagong buhay ang mga Pilipino. Mga kasama, Congressman Alvarez. Ngayon po, Ma'am Comsec, please. Yes. Good afternoon. I would like to acknowledge the presence of the following resource persons. Honorable Alonso Saclag Jr., Vice Mayor, Lubwagan Kalinga. Representing Secretary Benjamin Chokno of the Department of Finance, we have virtually Director Marina Elenita Lizaso,
Representing Secretary Arsenio Balisacan of the National Economic Development Authority, we have Attorney Reverie Pior Sapaen, Director of Governance Staff, online. We have from COMELEC, we have here at present with us Attorney Julius D. Torres, Regional Director, COMELEC CAR. And we also have Ms. Catherine Isip, Acting Director 3, Finance Services Department, attending virtually. Attorney John Paul Martin, COMELEC Baguio. Attorney Ira Abigail Fernando, Office of the Chairman, attending also virtually. From the Office of Honorable Mark Donald Lambino, Vice Governor, Province of Pangasinan, we have Ms. Eunice Valdez, representative of the Vice Governor. We also have virtually with us Secretary Ramon Lopez, former Secretary of the Department of Trade and Industry. Then we have Attorney Marie O. Molintas, President of the Integrated Bar of the Philippines, Baguio Chapter, here with us. We have Attorney Brian Gamonta Casi, representing Attorney Lucky Damasen, President, Integrated Bar of the Philippines, he's the head of the Northern Luzon, ABP. He's with us virtually. Then we have Mr. Eb Hincliffe, Executive Director of the American Chamber of Commerce in the Philippines. He's here virtually with us. And we have Director Gil Bautista present with us here. He's former co-chair of the Regional Development Council, Cordillera RDC CAR, and former president of the University of Baguio. We have Attorney Regina May M. Cahucom de Guzman. She's present with us. She is the Office Director of the Securities and Exchange Commission, Baguio Extension Office. That's all, Mr. Chair. We have also Mr. Greco Belhica and Mr. Justino Morales from the University of St. Louis University in Baguio. And also Ms. Attorney Maria Lulu Reyes from the College of Law, University of Baguio. And we also have Attorney Tonette Rivera and Attorney Joanna Saripon from COMELEC. That's all, Mr. Chair. Maraming salamat po, Ma'am Comsec, ang pinakamasipag po namin Comsec. At sa lahat po ng staff ng Senate, maraming salamat po. Pasensya na po kayo kung saan-saan ko kayo dinadala. Ang mahalaga po, lagi po kayong nandyan. At tinutugunan niyo po yung aking mga hakbang. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon naman po, alam niyo po, kami po ay galing na sa Davao. At doon po namin isinagawa yung una naming pagdinig. At positibong pananaw po ng mga kinatawan ng business sector ukol sa pagbubukas ng ekonomiya sa foreign direct investment. Bukas na pagtanggap ng mga lokal na opisyal at eksperto sa pagbuhos ng FDI sa Bangsamoro region. Maigting na pangangailangan na baguhin rin ang politikal na istruktura ng gobyerno at magkakaibang pagtingin sa pamamaraan ng pagsusog ng amyenda ng konstitusyon. Kung ito po ba ay CONCON o CONAS ang ating tutunguhin. Mula po sa Katimugan, pinagtas naman po namin ang daan patungo po dito sa Hilaga. Nais naman nating palawagin ang usapin gamit naman po ang lente ng mga taga-norte. Iisa pa rin po ang ating layunin, ang isali sa diskusyon ang mga Pilipino sa lahat ng panig ng bansa. Dapat po ay umaalingaungaw sa lahat ng sulok itong usapin ng constitutional amendments. Sa puntong ito, atin na pong sisimulan ang ating talakayan. Mga mahal kong kababayan, ang una ko po saan ang tatanungin ay ang atin pong panauhin mula po sa NEDA. NEDA. Ma'am? Ma'am? Good afternoon, Senator Robin Padilla. Ma'am, to the other members of the committee. Yes. Ma'am Reverie, pangalawang beses na natin itong nagtagpo. Natatandaan ko po kayo. Ma'am, yes, sir. Opo. For second time online, sir. Opo, alam niyo po, ma'am, marami na pong usapin ngayon
patungkol po kung CONCON o CONAS, opo. Kung atin pong aamendahan ang provision pang ekonomiya, lamang, economy lang po, tungkol lang po sa provision ng ekonomiya, kagaya po ng aking panukala, 7 provision lang po yon. Meron po ba kayong estimate kung magkano po ang aabutin na gastos kung ito po ay on us? Mr. Chair, Neda, good afternoon to everyone once again. Neda has managed to come up with cost estimates for the Constitutional Assembly as well as for the Constitutional Convention. Based on our computation, the estimate cost for a CONAS, which will be conducted separately or will require a separate plebiscite, this will amount to roughly 13.9 billion pesos. If CONAS will be done simultaneously with barangay and local elections, this would amount to roughly 46 million pesos. Ma'am, lilinawin ko po, ano? Doon po sa CONCON, 13 billion, 1-3. Ah, sir, this is just for CONAS. Pag CONAS po, pag separate po siya sa barangay election. Pag separate yes, po sir. Yes, sir. Actually, when you sent us your request, there was a request for a cost estimate if CONAS will be conducted separate from the barangay elections or local elections. And then the other CONAS would be when it is done simultaneous with the barangay elections. So just to repeat, if it will be done simultaneous with the barangay elections, it would be 46 million pesos. If done magkano separately, ma'am? Pagkakasabay 46. Po ng barangay election, magkano po yun, ma'am? 46, Your Honor. 46 million. 46 million. Yes, sir. Million, 46 that's million correct. Pagkasabay po ng barangay election. Yes, sir. That's correct. Kapag hiwalay po na plebisito, magkano po yun? If it will be done separately, sir, 13.9 billion. 1.3 billion. 13 billion. 13.9, or we can say, sir, 40, if we round it off, that will be about 14 billion pesos. 1.4 billion. B. Yes, sir. Yun. Okay, ma'am. This answer B. Opo. Kapag isinabay naman po ang election po ng CONCON, yung maglalagay po tayo ng mga kandidato po, kasabay po yes, ng sir. Barangay election. Sa CONCON okay. po. Yes, sir. So, this time around, I'll be giving the figures for the CONCON. This is a constitutional convention. If done separately or with a separate election and separate from the barangay elections, this will be 28.5 billion pesos. Ma'am, ulitin ko po. Hindi po ito kasabay, hiwalay sa barangay election. Ito po, sir, is hiwalay po. Hiwalay. Sige po, 28 billion pagkahiwalay. 28.5 po, opo. 26? 28.5. Opo, pagkasabay po sa barangay? Pagkasabay po, it will be roughly 14.7 billion. 14 billion? 0.7. If you round it off, sir, that will be approximately 15 billion. 15 billion. 1.5 po. Yes, sir. Ayun. Okay. Ano po ba yan, ma'am? Kasi po, pagka-CONCON, nag-elect po tayo ng delegado. Pagka na-elect na po sila, meron po uli yung pong tinatawag naman natin na yung bubuin na po sila para sa plebisito. Halimbawa po, may plebisito po uli yan, di ba, ma'am? Para po yung kanilang gagawin na sa ligang batas o aamendahan nila, dadaan po uli sa plebisito. Yes, sir. That's right. Meron na po kayo nun? Meron na po kayo din kung magkano? Halimbawa po, natapos na po sila. Natapos na po yung 14 billion para sa barangay elections. Nasabay po sila.
Meron po silang ginawa ngayon na amenda sa saligang batas o binago nila yung saligang batas o anuman po ang ginawa ng ating mga delegates, may plebisito po para ratifikahan ng mga tao kung ano po yung nagawa po nila. Magkano po uli yun, palagay po ninyo? Yes, sir. As stated earlier, when we talk about the Constitutional Convention, this is when there will be an election of the delegates of which the Constitutional Convention will be composed of. So there will be an election for that, as well as a plebiscite to ratify all the proposed amendments. That will be 28.5 billion. Yes, sir. 28 pa rin po, parehas. Yes, it's the same, sir. So, 14, pagka napasabay po sa barangay election, 14 billion. Pagka nag-plebisito... 14.7, yes, sir. Apo. Or 15 billion. Yes, sir. Apo. Pagka i-ratify na po yung kanilang ginawa, another 28 billion. Tama po, ano? Ganito po, sir. Apo, sorry po. Ulitin ko po. Kasi, ma'am. Just gonna pull up the... Apo, ulitin ko, ma'am. Pagka sumabay po sa ang CONCON delegates sa barangay election, 15 billion. Tama po? Yes, sir. Yes. Pagkasabay ng barangay elections. Tama po yun, sir. Opo. Ngayon, yung mga delegates po natin, gagawa po yan, opo, ng amenda. Sila po ay magpupulong, mag-aamenda ng batas, ng saligang batas. At kapag nagawa na po nila, dadalin po nila yan sa tao. Tao, yes, po ang mag-a-approve. So magkakaroon po uli ng plebisito. Parehas po ba yon? Kasi wala, yes, na pong barangay election to. Wala na pong barangay election. Yes, sir. We've already factored that in. Actually, there will be, when we talk about yung constitutional event, convention na kasabay ng barangay elections, so there won't be a separate election for the in choosing the delegate. So as we understand, it will be a rider of the barangay elections. Now, the separate cost will be for the plebiscite. So those figures have already been factored in, and we will arrive at the rough estimate of 14.7 billion, or if we round it off, it will be 15 billion, sir. Opo. Maliwanag po, ma'am, yun. Maliwanag po. Para maging mas maliwanag po, ganito po, tatanungin natin ang abogado. Ma'am, makinig ka, ma'am, attorney Rivera, attorney Justino Morales, College of Law, St. Louis University. Nako, I love that, SLU. Hindi nga lang ako nakarating dyan, hanggang boys high lang ako eh. Naging pangarap na lang sa akin ng boys ay ang mong college. Pero dalawang kapatid ko po, si Rostom tsaka si Richie, nag-graduate po dyan. Tanong ko lang po, attorney, kapag ka nag-concon, nag-election po ng concon, delegates, opo, na ng barangay election, yun po yung sinasabi ni Ma'am Attorney Reverie, nagawa po nila yung amenda. Ito po ba, ano, dadaan po ba ito ng plebisito uli para i-approve ng tao yung ginawa po nilang amenda? Magandang hapon po. Magandang hapon po, attorney. Estudyante ko po si Rostrom. Ayun, opo. Sa undergrad. Kayo po, hindi ko na po na estudyante sa Boys High. Nagturo rin po ako doon ng 5 years. Ah, ganun po. Naging estudyante niyo po ba? Kahit si Mayor, hindi ko na rin naabot kasi when Mayor graduated, that's the time I entered Boys High. Ay, opo. Okay po. Mabuti na lang po, hindi niyo po ako inabot. Opo, magkakaroon po ba uli, attorney po, ng dean ng plebisito? Mandatory po yon under Article 17 of the Constitution. Kasi there are two major steps in amending the Constitution. First, the proposed amendments. It could be done by Congress, by CONCON, or by People's Initiative. And the second and last step is approval by the people in a plebiscite. That's why we consider the Constitution as a legislation direct from the people, because the people themselves participate in the making of the Constitution. Mandatory po yun under Opo. Article 17 po. Yun, bali pagka nagawa po ng CONCON delegates yung kanilang amenda,
Halimbawa, nag-election po tayo. Napasabay po ang election ng CONCON delegate sa barangay election. 15 billion daw po yun. Pagka mag-ratify na po ng tao, another, ano po yun, ano? Another election po yun. Plebisito po. Plebisito. Opo. For purposes of approving the constitution. Nira-ratify ng tao. Opo. Opo, yun. Ma'am Reverie. Ma'am Reverie. Opo. Meron po kayo nun, Ma'am Reverie. Doon po, mga magkano po kaya abutin ng plebisito? Pareho pa rin po ba yun? Palagay niyo po ba 28 billion pa rin po? It will still be the same, sir. Actually, the cost of elections, the figure is sourced from the GAA of COMELEC. For a national election, and this is based on their GAA for 2022, it amounted to about 13.8 billion pesos or 14 billion pesos if we round it off. Opo. Pagkasabay po sa barangay. Opo. Pagka plebisito lang po, 28 billion. Pag hindi po kasabay sa barangay. Tama po. Yes, sir. 28.5 billion po. So, ma'am. Ma'am, may tanong pa po kung isa. Pasensya ka na, ma'am. Ikaw kasi may hawak ng budget. Tanong ko lang po. Yung po, magkano naman po? Halimbawa, nanalo na po yung ating mga CONCON delegates. Ilang buwan po ba sila? Doon po sa pumasa sa Congress, parang 7 months. 7 months po nilang gagawin yung pag-amenda. Magkano po ang projected po ninyong gastos sa ating mga delegates? Halimbawa po, yung kanila pong honorarium, kasi hindi naman po yata sila sweswelduhan dahil makabayan po itong mga ito, hindi naman sila sweswelduhan. Parang doon po sa version ng Congress, parang allowance lang. Nadela po, matatanong, ma'am, babalikan ko po kayo. Meron pong dalawang magaling na congressman sa tabi ko. Sila na po ang tanungin nating direkta. Babalikan ko po kayo, ma'am. Honorable Congressman Go, ilan po ba ang pumasa po na allowance po ng ating mga CONCON delegates po? Thank you, Senator Robin. Well, just to let you know, Senator, and the other resource persons present here today, yesterday we approved on second reading, last Wednesday, we approved on second reading the House bill calling for a constitutional convention on second reading. So by Monday or Tuesday, we will approve this, Senator Robin, on third and final reading. And you will receive probably a few days after a copy of the approved bill on third and final reading. Now what is provided for in that bill is that we will have one representative from every current district right now. So there are about 250 districts all over the country, and 20% of the total members of the convention will be appointed coming from the different sectors of the country to be appointed by the Speaker of the House and the Senate President. So ang total niyan, more or less, Mr. Senator, is about 300 members sa Constitutional Convention. And according to the provision of this bill, each member of the CONCON will receive 10,000 pesos per session day. So if they will convene for, let's say, 5 months or 6 months, then we can calculate how much they will receive. Of course, on top of this will be the travel cost coming to and from the convention hall. It was also decided in the bill that the convention will be held at the Philippine International Convention Center. Of course, with the approval again of the Senate. So I know that you have a different proposal, Mr. Senator. But that is how we end up as far as the proposal of having a constitutional convention as approved already on second reading in the House of Representatives. Maraming salamat po, Honorable Congressman Go. Baka may gusto pong idagdag si Honorable Congressman Alvarez. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, may I request that meron po sanang computation din para doon sa plebisito. Kasi po, nakita ko, mababa talaga ang cost. Halimbawa, yung eleksyon,
ng mga kon-kon delegates, sinabay sa barangay yun, mababaho yung cost. Ngayon, pagkaganyan, yung plebisito, Mr. Chairman, pwede rin nating isabay sa midterm elections 2025 para makatipid din tayo. Kalahati po liyan. Maraming sa... Opo, Honorable Congressman Go, sige po. Yan, okay. Opo. Yung pong bill namin, actually, immediately after the approval, for example, after the Senate will concur with the House version or the House will concur with the Senate version, ang mangyayari po rito, we will submit this to the people whether they want to call for a revision of the charter. Once this is approved, that's the time we elect the members of the convention, if that will be approved by the people, that it will be a constitutional convention. Ang timing po namin kasi nandito sa bill, mas mabilis. Actually, immediately after the approval nito, in the next 2 to 3 months, we will already call for an election of the members of the constitutional convention. And we want them to finish within 6 months so that during the barangay election, we will already elect the members, I mean the new set of officers of the country as far as this, I mean the members of the Constitutional Convention. So mas mabilis yung ito. Ang ratification will be done before the barangay elections so that during the barangay elections, pipiliin na kung sino ang magiging representante sa Constitutional Convention by district. Yun po yung version ng House. Lakas makabitin. Okay. Maraming salamat po, Congressman. Bago po natin palawakin pa, panamigin na po natin konti ang ating talakayan. Gusto ko lamang po sanang mahingan ng pananalita yung ating pong mahal na mayor. At tayo po ay kanya pong tinanggap dito sa napakalamig at napakaromantikong lugar ng Baguio. Honorable Mayor Magalong. Maraming salamat, Senator Robin, and Congressman Mark, and Congressman Alvarez. Una, gusto kong magpasalamat kay Senator Robin dahil napili po niya yung Baguio as one of the venue for the public hearing. Purposely to discuss ito pong inattempt po natin na charter change. I can only speak for myself for the meantime dahil hindi pa naman ho kami nagkaroon ng engagement with the our constituents sa siyudad ng Baguio. But so far as I'm concerned, malaki po ang aking paniniwala na kailangan na rin po natin baguhin ang certain provisions po ng ating constitution. Dahil ho, napakaluma na po nito, outdated na. Unang-una, meron po ako nakikita ng tatlong provision na dapat po natin ayusin. Dahil nga ho, because of this liberalization, na-liberalize na po natin yung ating ekonomiya, especially the aspect of trade, na bago na rin po yung global environment pagdating po sa economy at patitima rin po sa trading. Hanggang ngayon po, nakatuon pa rin po natin o nakatutok pa rin po tayo o kaya itong mga restrictions ng mga provision ng ating constitution parang pinapahirapan po tayo na makaabante. Kaya nga po, tatlo yung nakikita ko po rito na kailangan natin tutukan. Unang-una, yung ownership of land ng foreign nationals, foreign individuals, or foreign entities. Pangalawa po, yung ating exploitation po ng ating mga resources. Dahil, looking at our capability, especially our financial capability, talaga pong hirap din pong ating bayan. Wala po tayong sapat na kakayahan para talagang ma-exploit po natin ng maayos ang ating mga natural resources para talagang ito po ay maging tinatawag nating sustainable. Ibig sabihin, kailangan po talaga friendly po sa ating environment. And right now, we don't have that capability. Meron po tayong kaalaman,
Pero in so far as financial is concerned, talagang hirap na hirap po tayo. At meron pa ho akong isang provision na kailangan po nating ayusin pa ho. Ito po ay, limutan ko po yung pangatlo. Ano? Naisulat ko po yun eh. Ito naman po yung, ang isa rito yung at tungkol naman sa ownership ng public utilities. Kailangan po rin natin pagtuunan yan ng pansin na siguro i-open na rin po natin ang ating mata. I-open na rin po natin yung ating mindset. That it's about time that we have also to invite foreign companies na mamuhunan or to invest in our country. Yun lang po yung tatlong provision na yun o tatlong areas na yun na kailangan po natin pagtuunan sa akin pong sariling opinion. Maraming salamat po, Senator. Maraming salamat po, mahal naming Mayor, Honorable Mayor Magalong. Napakalinaw po ng inyong ipinarating sa amin. Sa katotohanan po, ang mataas na kapulungan at ang mababang kapulungan po ay tunay po na gustong-gusto na po namin. Hindi po kami nagkukontrahan para malinaw lang po. Doon lang po sa modality. Hindi lang po kami nagkakasundo pa. Pero kami po ay nagkakasundo na kailangan na po talagang amendahan ang provision sa ekonomiya. Katulad po ng sinabi ng ating mahal na mayor. Alam niyo po, ang ating pong bayan, tayo po ay masyadong masipag po tayo. At alam ko po, nasasang-ayon ang mababang kapulungan na masyado po tayong masipag sa pagsali sa mga trade agreement. Number one po ang Pilipinas, lusob! Yan. At pagdating din po sa military agreement. Naandyan na rin po ang Pilipinas. Katulad ngayon, kakatapos lang po na tayo na naman ay nagkaroon ng enhance pa sa enhanced defense natin. Ano. So, ngayon, bakit ang tanong namin ng Kongreso, bakit pagdating sa investment, bakit para yatang... Para yatang pagdating doon, hindi tayo masugid. Yun po yung aming mga katanungan. Babalikan ko na po yung atin pong Neda. Ma'am Neda, napakaganda po nung sinabi ng ating dalawang honorable congressman na ang kanila pong balak din ay isabay po yung eleksyon ng delegates sa barangay election. Pero yung ratifikasyon naman po, yung plebisito, isasabay po nila doon sa next 2025 election. So, paano po yun? Bali, parehong 15 billion na po. 15 billion pareho po yun, ano? Election cost is 15 billion, di ba? 15 billion. Kon-kon tayo, kon-kon tayo. No, kasi kung sabay ang... Hello, sir, sorry. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo, ano lang po, ma'am, yun lang pong maganda po yung paglilinaw na ginawa po ng ating mga honorable congressman na hindi daw po kailangan na mag-plebisito pa ng hiwalay. Ang kanila pong naisa puso, ang gagawin po parehas ito, isasabay po sa barangay election, yung CONCON delegates, pagka-elect po ng CONCON delegates, at yun naman pong pagka-plebisito, isasabay po sa 2025. So parang sa computation ko po, lumalabas po yon na parehong 15 billion. Bali, 15 plus 15, 30 billion po. Tama po ba ako? Medyo hindi po ako mathematician, ma'am. Bahala po kayo, ma'am. Tama po ba? Mr. Chair, for every election that will be held or whenever we talk about like the plebiscite and then a separate election for the delegates, that's about 13.8 million for every election. I mean, 13.8 million. I will correct myself. It's 13.8 million. Now, if we follow the suggestion of was it Congressman Go conducting the plebiscite simultaneous with the next local elections in 2025, so that will remove the cost, the election cost of 13.8 million.
Okay. 13.8 billion. So, if we remove all of the election costs, if we follow his proposal, because everything will be a rider, the election of delegates will ride on the barangay elections, and then the plebiscite will ride on the local elections, then that leaves us only with operational costs. And based on our computation, that will give us roughly 800, this is about 837 million pesos. Okay. Ano po? Kon-kon po yan. Bumaba, ano? Ang laki ng binaba pala, ano? Bah, okay pala yun, ma'am, ano? So, galing po sa simultaneous na 14.7 billion, rider na po yun, di ba? Kanina, rider na yun. Naging 800 million na lang po? Based on the proposal that was earlier presented, if everything is a rider, that will be about 837 million pesos. Ito po, ito ma'am, meron po kayong may slide dito. Ayan. Simultaneous with the barangay election is 15 billion. Kon-kon. Ito po. Sa harap po namin, nasa slide po natin. So, pagka simultaneous po siya with the local elections, 15 billion din po ba yun? O mas mababa na po, 800 na, sabi niya na po. So, ganito po yun, sir, no? I think we'll have to be very clear with the columns. When we speak of the CONCON simultaneous with the barangay elections, this is when the election of the delegates is done simultaneous with the barangay elections. So, that will be 15 billion. But this already includes our computation for the plebiscite that will be entirely separate. So, when we talk about 15 billion, it rides on the barangay elections, but includes the figures for the plebiscite, which is separate. 8.5 okay. billion. Ayos. So when we're looking at this figure on the third column, when we talk about 28.5 billion, this already contemplates a situation where the election of the CONCON delegates will be separate from the barangay elections, and also will include figures for ratification through a plebiscite. Okay, oh, malinaw po. Magpareho na po pala ito. Election ng delegates at plebiscito. Yes, sir. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Napakalinaw. Yun naman pong sinabi po ng ating Honorable Congressman Go, yung pong patungkol sa allowances. Meron po ba kayong figure na nun? Kung halimbawa po, inabot daw po ng 5 months. Alright, we've actually also completed that. It's already part of the figures, the overall total that we gave you there. But for purposes of the chair and the other members of the committee, that would be part of the operational expenses for the delegates. For purposes of this computation, we just used the HOR draft bill. So we have used the details in the said draft bill, whereby they intend to implement RBH 6. So the assumptions would be there would be 286 delegates. This is because... Sorry, ma'am. Parang 300 po yata, no? 300 po. 300 delegates po. Based on our computation, sir, and based on the provisions of the draft bill adopting RBH 6, the delegates would be representing all of the legislative districts plus 33 sector representatives. Based on PSA figures, we have 253 legislative districts. And if you add that to 33 sector representatives, that would give us a total of 286 delegates for the CONCON. And based on, which we used as reference, the said draft bill of HOR, the CONCON will take about 150 working days, or that's roughly 7 months. And also stated in the draft bill is the emoluments amounting to 10,000 a day. Yeah, that's 10,000 a day. So operational expenses for the delegates alone, which would consist of the salary for the delegates, their transport allowance,
accommodation, meals, and salaries for their technical staff, that would be about 805 million pesos. 805 million? Yes, sir. Bali, lumalabas po na 15 billion plus 805 million. Ano na po yun? No, sir. That's already embedded in the total of 28.5 billion or the 15 billion, whichever whichever scenario you will be choosing. Opo, ang plano po. As the case may be. Yes, ma'am. Ang nasa puso po kasi ng mababang kapulungan ay isasabay po lagi sila sa eleksyon. So, barangay elections and local elections. So, babagsak po tayo talaga dun sa 15 billion. So, kung yun po ang masusunod, 15 billion plus 800 million na budget po ng ating mga delegates. Parang tama po ba? Sir, in the 15 billion, the operational expenses for the delegates is already computed. It's already embedded in that total. Ah, kasama na po sa 15 billion yung allowances and everything? Yes, sir. Ah, okay. So yun na po yun. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Basta 15 billion, sama na lahat. Yes, sir. Okay. Ulinawin po natin, ha? Mga kababayan, dun po sa 15 billion, kasama na po dyan yung eleksyon ng mga delegado at yung plebisito na mangyayari sa local elections, kasama na rin po dyan ang allowances ng mga delegado. 15 billion. Yes, sir. Okay. Maraming salamat po, ma'am. At naging maliwanag po sa atin ito. Kapag Hongkong, mga mahal kong kababayan, 15 billion po ang kailangan natin. Hindi po kailangan gumastos ng 28.5 billion. Kapag ka-CONAS naman po, simultaneous po sa barangay election, one time lang po yun, 46 million. Tama po ba? Tama po, ma'am, ano? Ma'am Reverie? For CONAS, yes, sir, for CONAS. Simultaneous po sa barangay election, one time lang po yun. Yes, sir. If it's simultaneous with the... Barangay elections, opo. Yung binigay niyo po kanina, 46 million. Hold on, sir. I'm just checking. I'm just pulling up our figures. Sige po, ma'am. Sige po. Ma'am, balikan ko po kayo. Punta lang po ako sa Commelec. Commelec! Sir Commelec, magandang ano po, Office of Chairman Garcia. Mabuhay po, sir. Sir, Senator Padilla po. Magandang hapon po. Attorney Rodriguez po. Magandang hapon po, Congressman Go and Congressman Alvarez at sa lahat po ng nakatutok po rito sa inyong committee hearing po. Sir, alam niyo po, masayang-masaya po ang Kongreso. Ang mababa at ang mataas na kapulungan. Sapagkat hindi man po kami nagkakasundo pa kung anong modality, pero kami po ay, ngayon po sa Senado, iisa pa lang po ako dun. Pero kami po ay gigil na. Pati po ang local government ng Baguio, ganun din po sa Davao, gigil na po na amendahan ang provision sa konstitusyon patungkol po sa economic provision. Ang tanong ko po, sir, sa inyo po, magkasundo po ba kayo ng NEDA sa gastos? Magkano po ba? Ayun po ba, parehas po ba kayo ng figures ng NEDA? Mr. Senator, kasama po namin dito yung aming pong director ng finance, si Director Cathy Isip, sir. Ipapasa ko po sa kanya, sir, ang mikropono po para po siya makasagot sa inyong katanungan po. Salamat po, sir. Good afternoon po, sir. Ma'am, Senator Isip. Ma'am, makapaisip pa kami dyan, ma'am, sa iyong computation. Actually, Senator, we have initially computed around 3.8 billion for CONCON delegates if it's ano po siya, kung kasabay po siya ng conduct ng BSK for October 2023. And we also computed the national plebiscite with an estimated budget of 12.2 billion. But we will sit down with the NEDA po for the reconciliation of the data, Senator. Ma'am, sorry, medyo hindi ko po masyadong naintindihan. Pwede po bang alisin, ma'am, yung mask nyo kung hindi po medyo... Sorry, ma'am, sorry po talaga. Medyo... Okay po. Sorry po, ma'am. Apo, bali sa inyo pong computation, 28 billion kung hindi po kasabay.
3.8 billion po kung kasabay po ng BSKE. The initial computation is 3.8 billion. Pagkasabay po ng barangay elections? Pagkasabay po. But we still have no data, sir, for the... Kung hiwalay siya, wala pa po kaming data dun, sir. But for the national plebiscite, we have estimated 12.2 billion, sir. Ah, okay, okay, okay. Okay, ma'am. Maraming salamat. Yes, sir, we will sit down with the NEDA, sir, for the reconciliation of our data. Yes, ma'am. Mas maganda po, mabigyan niyo din po kami ng ano, ng position paper niyo po, ma'am, ha? Kasi yes, yes, medyo mathematics na to. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Thank you, sir. Apo, salamat po. Ah, meron po tiga Commelec dito. Ayun, Sir Attorney. Ah, kayo po ulit pala. Apo, Prof. Apo. Magandang hapon po ulit. Just a brief reaction po, Mr. Chair. Magandang proseso po yung pinagsasabay yung mga political exercises like election of Concon and election of barangay. Pero po yung ratification po na isabay po doon sa local election in 2025, may constitutional challenge po tayo doon. Ah, ganun po. Kasi under Article 17 of the 1987 Constitution, whatever proposal made has to be ratified. May ano po yun, may reglementary period po yun. I think, if I'm not mistaken, within 120 days. Kaya kung aantayin pa natin yung 1925, it is not in keeping with the... Yung sinasabi niyo po, attorney, yung not earlier than 60 days and yun not... Po. Diba? Yun po yun? Wag din sa sobra ng 90 days. Okay. Parang yun po yung sinasabi po ninyo. Yes po. Opo, opo. Kaya kung antayin pa po natin ng 2025... Sasabit po, sasabit, sasabit. Masyado na pong malayo. Opo, opo. Ayan, hahayaan po natin na sumagot ang ating mga honorable congressman po. Sir, pakisagot po yung sinabi ng ating attorney. Gusto ko lang pong liwanagin dahil pag nag-propose tayo ng amendment sa Constitution, whether through CONAS or kaya CONCON, kailangan nyo na i-ratify pa rin ng tao bago yung pag-convene ng mga delegado kung yun ang pipiliin natin. At pagkatapos nag-convene, halimbawa, yung CONCON at nakagawa ng batas o ng Constitution, magkakaroon ulit tayo ng ratification. So dalawa ngayon ang ratification, hindi isa lang. Ang pwede mo lang itugma rito, yung probably election ng mga delegado sa Constitutional Convention, which will be in October, which is actually the proposal of the House of Representatives under this bill that we approve on third reading, I mean on second reading. Ito yung House Bill 7352. So, Mr. Chair, Mr. Senator, dalawa po ngayon talaga ang mangyayaring ratification na gagawin. After the approval natin, sasabit po natin, tatanungin natin ng taong bayan, kayo po ba ipabor na magkaroon ng CONCON o whatever we agree? Pag pumayag po sila, doon pa lang tayo magkoconvene. Pag hindi sila pumayag, eh wala pong mangyayari, Mr. Senator. Attorney, bali ang parang ang pagkakaintindi ko po, susundin pa rin po nila yon. Opo, yung nasa konstitusyon. Opo. Na not earlier than 60 days. Opo, di ba? Opo. At wag din sa sobra ng 90 days. Kasi nasa konstitusyon po yun. Kailangan po natin isundin. Kung 2025 po, masyado na pong malayo yon. The opo. People will lack interest already on the issue. Opo, opo. Opo. Hanggang naman daw po sila. Kaya separate po talaga yung plebiscite. Hindi po pwedeng isabay sa 2025. Opo, opo. Opo, opo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Justino Morales. Sayang, hindi ko naging teacher si sir. Sana, naging abogado sana ako. Salamat po, sir. May tanong lang po ako sa Commelec dito. Opo. Hello. Opo. Kanina po, may sinasabi pong figures yung ating Commelec main sa pagdating po ng sa gastusin. Pareho po ba? Nagme-marry po ba yung sinasabi po ng NEDA at ng Commelec sa figures? Your Honors, Ms. Catherine Isip again po, for Commelec. Sorry po, ma'am. Sige po, ano po yun, ma'am Catherine? Sir, ma'am? Actually, sir, we'll sit down with the NEDA po, with our, for the reconciliation of our data po. With regard to the computation, kung kasabay, medyo hindi po kami nagtali po dun sa computation.
Kung hindi naman po kasabay, kung hiwalay po siya, wala pa po kami na computer. Magkaiba din po yung figures po ninyo, kung magkasabay o hindi. Siyempre po, ano, magkaiba po, ano. Yes, sir. Yes, sa inyo pong palagay, ma'am. Sa inyo pong bilang sa COMELEC. Hello, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Opo, mas makakatipid po ba tayo pagkasabay na? Medyo makakatipid po. Yes, sir. Makakatipid po tayo. Opo, halimbawa po, pumayag ang Senado, yung 23. Kasi yung pang 24, payag naman po ako eh. Yung 23, pumayag na CONAS. Halimbawa po, CONAS. At pumayag din po ang Kongreso. Magkano po na sa barangay elections? Ang na-prepare pa lang po ng COMELEC is the budgetary requirements for the election of delegates to the Constitutional Convention. So ito po yung mga delegates natin na isasabay po to the upcoming October BSKE. So the computation is 3.8 billion. And then, ang isa pa pong na-compute ng COMELEC, yung national plebiscite, which is 12.2 billion so far, sir. So, pareho po kayo ng NEDA, 15 billion po talaga, ano? Opo. Yes, sa sir. CONAS po, sa CONAS, sa Constitutional Assembly po, halimbawa, sumabay lang po kami. Sumabay lang po kami sa barangay election ng plebisito. Kung yes or no, ganun po. Ano po sa palagay po ninyo? Wala pa pong na-compute, sir. Wala pa po. Wala po pa kayong computation. Yes, sir. Okay, pero po. We will sit down with the NEDA po. Opo, mag-rely muna po kami sa NEDA. Opo. Yes, sir. Salamat po, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po, ma'am COMELEC Catherine Isip. Thank you, sir. Tanungin ko po muna ang ating mga attorney kasi may magandang tanong dito ah. Halimbawa po, attorney, kayo po. Sa akin pong version, at yun din naman po ang naririnig ko sa mababang kapulungan, yung patungkol lang po sa economic provisions. Pito lang po yun, pito. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ito ha? Congressman, makalakihan mo ng mata ha? kung kayo po ang tatanungin, para sa pitong provision, ano po ba sa palagay ninyo? CONCON o CONAS? Bago po kayo sumagot, akin lang pong kikilalanin ang ating pong isang bisita. Ito po ang aking pinuno ng Katipunan, May Pag-asa, faction, at ang amin pong tinitingala sa atin, isa pong businessman, Sir Ricardo Dick Benson. Magandang hapon po, sir. Attorney, kayo po ba'y mag-iinsimada muna o kayo po ba'y sasagot na? Hindi ko pa po nabasa yung mga pito po, pero I just have a broad idea po. Pero yun pong binabanggit po ni Mayor Magalong, sang-ayon po ako. At sang-ayon po ako sa subject matter na economic provisions ang laman po ng constitutional amendments. Aha. Kasi para sa akin po, restrictive po talaga. Apo. Sige po, Honorable Congressman Go. For the information of everybody, before House Bill 7352 was filed in Congress, there was this joint House Resolution number 6 calling also for a constitutional convention, but the changes are specifically stated that will only focus on the economic provisions because of the fact that right now, if we look at our economy, it has been closed to foreign investment, just like what was mentioned earlier by Mayor Magalong. And now we would like to open so that we can increase the foreign direct investment to the country. Right now, if we can have foreign, but it's limited to 40%. And many companies who would like to put up their businesses in the country would not or will be hindered if they have only 40% share in the capitalization of an operation in the country. Gusto nila, they have full control. So in order to do that, they should have bigger share. Not only 40%. Ngayon kasi our constitution prohibits
more than 40% ownership of foreign enterprises coming to the country. So ito lang ang limit the House resolution that we have approved in Congress. But when our speaker and the other members of Congress filed House Bill 7352 calling for a constitutional convention, it will be very difficult to impose to the constitutional convention delegates that they will just limit to the economic provisions of the constitution. So when you have a constitutional convention, the delegates can decide whether they want to amend the economic provisions or the other political provisions like the election terms and other provisions. You cannot do that. They have the same power just like any other body. And that is probably, but we can do moral suasion, to the delegates if they will agree that they will just concentrate on the economic provisions. But that is just our appeal, Mr. Senator. In the case of on us, probably because this will be all members of the Senate and the members of the House, probably in a joint session but voting separately. That's what you want, Mr. Senator. So that will be easy to, to work on of limiting the economic provisions or the amendments to the economic provisions of whatever we decide in Congress. Thank you. Maraming salamat po, Honorable Congressman Go. Ma'am, Attorney Maria Lulu Reyes, SLU din po, College of Law, ma'am. Magandang hapon po, Senator Robin Hood Padilla. Magandang hapon po, Honorable Congressman Mark Go at Honorable Pantaleon Alvarez at ang aming mahal na Mayor ng Baguio City, Mayor Benjamin Magalong. Ako po ay isang guro sa School of Law ng St. Louis University at kung pwede pong ipagmayabang, ako po yung bar examiner sa political law last 2021. Dala ko po dito ang aking role bilang faculty member ng St. Louis University, pero dahil ho sa short notice, may we request that we be given time to formulate and craft the position paper of our students in St. Louis University School of Law and perhaps the faculty. So my opinion today would be limited to purely personal and professional ones. With that disclaimer, meron lang po akong gustong sabihin tungkol sa unang-una, yung proseso ng pag-amenda at revisa ng ating 1987 Constitution. Sa isang deliberative democracy po, it is ideal that the greatest participation of the greatest number of sectors who will be affected by any piece of legislation or especially a constitutional amendment should be preferred. Ibig sabihin ho, among the three na modalities in changing or revising the 1987 Constitution, yung unang-una po yung Constitutional Assembly where members of the incumbent Congress convene themselves into the ones who will change the Constitution, okay din po yun kasi malaki yung cost saving. Pangalawang modality po ay yung Constitutional Convention na merong halalang mangyayari, napipiliin talaga ng ating mga butante kung sino ang gusto nilang umupo sa isang body na magbabago ng bagong constitution. At syempre, ang pinaka-ideal po sana in a deliberative democracy ay yung people's initiative. Pero marami na pong attempts in the past ng people's initiative, hindi po talaga nami-meet yung minimum requirements for number of signatures dun sa people's initiative law. So ang lumalabas po na alternatiba natin ngayon ay dalawa lang. Yung Constitutional Assembly, composed of the current Congress, both House of Representatives and the Senate, and the other one is a Constitutional Convention where budgetary considerations have already been presented. The reason why the greatest participation of the greatest number of sectors to my mind, should be preferred is because the Constitution, as the organic and basic charter, affects not just present Filipinos, but also future generations of Filipinos. So, maganda po siguro na lahat ng inputs ng apektadong sektor ay madinig sa ganitong usapin.
hindi po natin ma-achieve yung ganung goal kung tayo ay nagmamadali. I understand that Congress, the House of Representatives, has passed a resolution calling for a constitutional convention, but that still requires Senate concurrence. So the objective to meet the barangay elections in October for an election or selection of the constitutional convention delegates might be along that line, but still the public is unaware, wala pa pong malawak na kabihasnan ang ating mga kababayan, whether or not kailangan nga ba ang isang constitutional convention. So ang unang-una po sa proseso, mahalaga ang timing. Hindi po, sa ting paningin ko po, hindi ito ang klase ng usapin na minamadali. Kasi malalim ang ganitong usapin, hindi lang po ang present generation pero future generations of Filipinos would be affected. Doon po sa punto ng justifications for holding a chacha at this point, matagal na pong usapin ito. Noong pong presidente pa si Fidel Ramos, ang usapin ng chacha ay lumalabas na. And there have, despite several attempts, no serious effort toward constitutional change or whether by revisions or amendment has been adopted because it's a highly political issue. So it's a very divisive issue. And when we do conduct the question of whether or not to hold constitutional convention alongside elections, you will have a very divided public. Kasi divisive po talaga ang elections, tapos isasabay pa ang constitutional convention or ratification or plebiscite process, lalo po talagang magiging divided tayo. So meron pong ganong, to my mind, meron pong ganong interest na dapat tugunan at bigyan ng kahalagahan. Doon po sa economic provisions, liberalized na po ang Philippine economy since we acceded to the World Trade Organization sometime in 1995. Our formal accession to the World Trade Organization has not hindered foreign investment in the Philippines. Ang hinahanap lang po siguro natin sa ganitong usapin eh whether or not there is evidence to back the sentiment or to prove the sentiment that the constitutional provisions are the ones that hinder foreign direct investments. On the other hand, there is data and research showing that foreign direct investments are reactive to political and economic conditions in the country. When we speak of foreign direct investments, ito po yung usapin ng ang mga foreigners ba gustong bumili ng shares of stocks in Philippine companies. So yan po yung, I think, to simplify the matter, ito po yung categorized na foreign direct investment. Nagkakaroon po ng capital flight sa foreign investments because of political instability. Nangyari po yan during the 1983 Aquino assassination at sa mga instances na ang economic policies ng isang gobyerno ay hindi reliable. So kung halimbawa ho, ang foreign investors, importante sa kanila ang stability of contracts. So kung papasok man sila into government-backed or sponsored contracts, they want reliability that those contracts will be honored not just by the participants but also by courts. And that they will not be met by surprise just because those contracts were subjected to judicial question. Doon po sa usapin ng, i-address ko lang po yung kay Mayor na ang public utilities, nagawa na po yan ng Kongreso through the amended Public Service Act. Practically, all kinds of public utilities now are liberalized and can be owned up to the extent of 100% by foreigners. Kasama po dyan ang telecommunications, ang excluded lang po so far, and subject to limitations would be in the case of public utilities as common carriers. So without a constitutional amendment, we have liberalized ownership of public utilities by way of a statute. The same can be done for land ownership. Kasi ang nakalagay lang naman po sa Section 7, Article 12 ng 1987 Constitution, hindi pwedeng magmay-ari ng lupain sa Pilipinas ang foreigners kung sila ay disqualified to own public lands. So kung
itutweak po natin or i-amend yung Public Land Act to allow foreigners, then there is no necessity for a constitutional amendment or revision for that purpose. Marami pong salamat. Maraming salamat po. Yan po yung personal nyo pong opinion. Tama po. Opo, opo. Yung pong binanggit nyo pong Public Service Act, nakakalungkot lang po kasi ito po'y wala pang IRR, hindi pa po ito nai-implement. At sa mga oras na to, ito po ay may kaso sa Supreme Court. Ito po ay pinetisyon ng isang grupo na sinasabi pong nilabag daw po nito ang saligang batas. So hindi po natin magamit yung Public Service Act muna. Ito po ay kumbaga ay status quo, nandyan lang muna siya. Opo. Yung patungkol naman po doon sa sinabi po ninyo na baka sakaling ibig sabihin ay politika ang problema sa Pilipinas, yan po ay suliranin ng maraming bansa, politika. Pero kung sasabihin po natin, ito opinion ko din lang po ito, ma'am. Opo. Bakit po kaya ang Pilipinas sa ngayon po ah, sa 80 plus na economy na merong restrictive sa FDI, number 3 po tayo. Pagdating naman po sa foreign direct investment sa buong Asia Pacific, sa 14, number 13 po tayo. So, yung mga usapin po na yun, yun po yung nagbibigay sa kanya ng sa amin ng hudyat, ng push sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan sa akin po na for 37 years, ma'am, in-embrace natin ng 1987 Constitution, lahat na ng magagaling na ekonomista, lahat ng magagaling na pangulo, dumaan na po sa atin. Napaka-unfair naman para sabihin natin at ituro na sila ang may kasalanan bakit ang Pilipinas ay baon sa utang. Tayo po ngayon, mga mahal kong kababayan, ang bawat Pilipino sa ngayon ay nangangungutang na ng 180,000 pesos. Bawat Pilipino. Ang atin pong utang ay 13 trillion. Bakit po kaya ang Vietnam? Bakit po kaya ang Cambodia? Bakit po kaya ang mga bansang ito na katulad po ng China, sabihin na lang natin, na galing po yan sa matinding tinatawag natin cultural revolution at komunista yan, pero bukas ang kanilang foreign investment. Ang Vietnam, bukas ang kanilang foreign investment. Ang Cambodia, bukas ang kanilang foreign investment. Kapag tiningnan po natin yung data, ma'am, nakakahiya pong sabihin, mga mahal kong kababayan, na ang yabang ng mga Pilipinong magsabing tayo ay demokrasya. Pero naghihirap ang taong bayan. 8%, 80% ng ating mga kababayan umaasa lamang sa 20% ng mga pamilyang nagkokontrol ng negosyo dito sa bansa. At ito yung mga pamilyang gumawa ng 1987 Constitution. At ito ang pinoproteksyonan ng 1987 Constitution. Yung 20 pamilyang ito na nagkokontrol ng buhay ninyo. Mahal kong kababayan. Paanong hindi manggagalaiti ang mababang kapulungan at ang mataas na kapulungan? Maging isa lang ako dyan. Opinyon ko lang po itong sarili, mga mahal kong kababayan. Dahil ako po, sinasabi nila, yung 1987 Constitution ang magbibigay ng proteksyon sa mga Pilipino. At yan ang sinasabi nilang magbibigay ng pag-asa sa mga Pilipino at kayo ay makakaroon ng magandang trabaho, magandang sweldo, magandang buhay, sariling bahay. Nangyari ba? Yan ang pinangako ng economic provision ng 1987 Constitution. Tatanungin niyo ako,
Meron pa ba? Ito bang mga batas na lumusot, na inilusot ng 17th, 18th Congress patungkol sa RTLA, patungkol sa FDI, patungkol sa PSA? Naramdaman nyo na ba? Walang ibang paraan. Walang natitirang paraan kung hindi papasukin natin ang mga dayuhan dito sa ating bansa. Ngayon, ma'am, tatanungin natin yung dayuhan. Meron tayong dayuhan dito. Tatanungin po natin siya kung tunay ba na walang problema ang pagninegosyo sa Pilipinas. Medyo, Mayor, Inglisan to. Medyo patay tayo rito. Tulungan mo ako dito, Mayor. Atin pong tatawagan, can we call on Mr. Eb Hinchliffe? Sir Eb Hinchliffe? Yes, thank you, Chair. Yes, sir. Sir, good afternoon from the American Chamber. Sir, welcome. Are you right now in the Philippines? Sir, are you here in the Philippines or you're in America? No, I'm in my office in Makati, Phil. Sir, you're here. Yes, I'm in Makati, Philippines. In Makati? Yes, the MCM office here in Corinthian Plaza. Oh, if only I knew you're just there. I could have picked you up, sir, and brought you here in the in Baguio, where we owe this to the Americans, because it was the Americans who I think built Baguio. Well, I wish I was there. Believe me, it's much cooler there than it is in Makati today. Sir, we're having a very interesting conversation, and I am with the Honorable Congressman, Congressman Go and Congressman Alvarez, and with our dear Mayor Magalong, we are here, and with some guests, lawyers, and businessmen. We would like to ask, sir, if have you ever encountered difficult times here in the Philippines in investing money? Do you think the restrictions of the Constitution regarding our economic provision, is this helping our economy or is this very wrong? I personally, Mr. Chair, believe that the current restrictions in the Constitution are very restrictive to foreign investment. I think our purpose for changing the Constitution for economic reasons, the primary reason is to get more foreign direct investment. And I believe that, I think that the current restrictions are very inflexible. They could be done much better by law or, by far is one of the most restrictive. Philippines is by far one of the most restrictive these type of restrictions in the Constitution. We believe they belong in the law or through an executive order or other manners, but they do not belong in the Constitution because the Constitution is not easily changed. But we've long advocated for some kind of a constitutional change to remove the business restriction. In my regards to the Congressman Goh and to the mayor, good friends of AmCham for many years. I was just with Congressman Goh a couple of weeks ago in Cebu. Anything you about? Are you having trouble hearing me? I want to pretend that I understood what you have said, sir, but sir, the audio is not clear, but I guess one more question, sir. Do you think we have to change the provision of our economic provision in the Constitution? Do you think we need to change this or amend this and put ease on this so that the investors, foreign investor, will come in? The short answer is yes. Yes, sir. Yes, did you say yes, sir? Yes. Yes, that is very clear. I guess next time, sir, I wish I could invite you personally, sir. I will go to you and pick you up and bring you in the hearing, sir. I do not have access. Can we do that, sir, in Manila? Can we do that? Sure. Yes. the reception is not clear, sir. I can see you, but I cannot hear you clearly, sir. I'm very sorry, sir. Yes. But it's important, sir. You said yes.
Thank you very much, sir. Thank you very much. Yun. Ma'am, napakalinaw po nung Sir Ed Hinchliffe, bagamat yung buo po niyang buod ay hindi ko naintindihan at hindi rin po naintindihan ng aming mga kasama, pero meron po siyang sinabing isa na maliwanag, yung yes, na sa kanya pong palagay na mainam daw po na magkaroon daw po tayo ng konting ease. Malift yung restriction sa ating constitution. Ma, in your own point of view, ma'am, what? Napapa-English tuloy ako. What? Ano po sa palagay niyo? Thank you, Senator, for giving me the chance to react. Isa lang po, syempre, ang American Chamber of Commerce, given their position and the interest that they need to protect, I predict that they would agree to a constitutional amendment to change the economic provisions in the 1987 Constitution. Pero gusto ko lang pong i-cite yung contribution ng aming St. Louis University Director for Legal Affairs, si Attorney Izan Merced. Meron po siyang isang study na ginamit sa paper po ni Karen Pistor, yung po yung author, which says that there is a direct correlation of corruption and instability of government to foreign direct investments. So how government deals with corruption issues is a factor as to the number of foreign direct investments in a given jurisdiction. So siguro po yung usapin ng corruption, hindi po natin yan ihihiwalay sa usapin ng foreign investments. Yung po siguro, at ito ay opinion lang po, yun po siguro ang dahilan kung bakit ang Vietnam at ang Cambodia ay tinalo ang Pilipinas pagdating sa foreign investments. Kasi po napaka importante sa mga foreign investors ang policies, public policy. Vietnam and Cambodia, it might be noted, are military governments. They do not operate under the same democratic principles that the Philippines does. So yun lang po yung aking conclusion kung bakit nangunguna palagi recently ang Vietnam at Cambodia sa Pilipinas pagdating sa usapin ng foreign investments. Apo, siguro po sabanggitin po din natin yung Singapore. Singapore is not a military government. But Singapore, number one po siya na foreign investment country. Siguro po ma'am, sabi nga po ng matatanda, pag pinag-usapan natin ng dalawang usapin sa isang pagpupulong, medyo hindi tayo magkakaintindihan. Kailangan sa isang pagpupulong, ang pag-usapan natin isang usapin lang. Ano po ba yon? Ang pagpupulong natin ay tungkol sa foreign investment. Siguro po, mas maganda kung magkaroon tayo ng pagpupulong patungkol din sa corruption. Dahil alam niyo po, kung tungkol sa corruption, maganda po, hingin natin ang opinion ng ating anti-corruption CSR. Ayan po, Mr. Greco Bellica. Brother, napakaganda ng sinabi ni ma'am. Ano ba sa palagay mo ang pwede natin gawin dyan? Hindi may pagkakaila. Hindi may pagkakaila na sa bawat bansa ay may corruption. Ayan ay ano yan? May data niyan. Walang bansang walang corruption. Andyan yan. Pero ano sa palagay mo, brother? Ano ang iyong opinion sa sinabi ni Ma'am Attorney Maria Lulu Reyes?
Thank you, Mr. Chair, Senator Robin, and our honorable panelist, Congressman Men Alvarez, sir, Congressman Go, Mayor Magalong, ma'am, and to all the everyone present in this, please, especially to my the lawyers seated beside me. Tagalog na po ako. Nahawaan ako nung Morgano. Hindi ho mapagkakaila na yung restriction sa ating konstitusyon sa paglagay ng pera will always be a factor kung ang isang investor ay mamimili ng mga lugar na kanyang paglalagakan ng pera. Ang sinasabi po ni ma'am sa akin pong palagay, yung corruption, yung other elements na pagpipilian o ginagamit o nararamdaman ng mga investor ay kasama sa kanilang magpapipilian, pero hindi ho natin pwedeng alisin yung issue na talagang apektado rin sila na pagka gusto nila maglagak ng pera tapos di naman lang mapakinabangan lahat ng kanilang interest ay maka-affecto. Naniniwala po ako sa mga sinasabi ni ma'am na may epekto, talagang malaki yung epekto sa korupsyon, sa red tape, sa bureaucracy. In fact, Mr. Chair, with all due respect, pag-usapan nyo na po dito natin sa lahat, sa buong bansa, ang CONCON, CONAS, bahala na po kayo sa totoo lang kung anong gusto nyong gawin, CONAS or CONCON. Dahil pag hindi ho natin pinag-usapan yung bureaucracy, yung korupsyon, yung red tape na haharapin ng mga investors at namumuhunan Pilipino or Banyaga dito sa Pilipinas, pagpunta po ng mga investor na yan, maglalayasan din dahil bago pa sila makapagsimula, taon nang bibilangin bago pa sila mabigyan ng mga permit, ng mga clearance, ang daming susuhulan, ang una mong kalaban sa hanap buhay, gobyerno, ikaw ang namuhunan, ikaw ang nag-isip, ikaw ang nagtatrabaho, sa'yo ang pera, pero silang may requirements at anytime pwede nilang pigilan ang hanap buhay mo. CONAS or CONCON, mababaliwala po lahat yung mapag-uusapan natin kung hindi natin lilimitahan ang kapangyarihan ng pamahalaan pakialaman ng ating kalayaan maghanap buhay, Pilipino man o Banyaga, dito sa ating bansa. Yung sinasabi po ni ma'am is one of the elements, but it cannot also, to my opinion, negate the importance of changing the economic provisions of the Constitution that are very restrictive to investments. That is my humble opinion na ito pong ating ginagawa sa totoo lang. Sana pumasa sa Senado. Malamang hindi. Sa totoo lang po. Dahil lang papasok ang politika, ang interes ng bawat senador. Si Senator Robin lang ho, nakita mo senador na nagtutulak ng charter change dahil hindi takot mawala ng opisina. Wala ho nakitang senador na nagtutulak. Siguro mayroon isa, dalawa, pero wala pa ho nakita na tulak na kagaling. Kaya talagang pag nasimulan yan, yung uncertainty ng opisina nila, nandun na po. Sinabi rin ni Congressman Go kanina, kung pag-usapan ng politika, ni Congressman Alvarez, pag-usapan ng politika, wala na pong magagawa yan. Kaya ito pong ating ginagawa ay dapat maintindihan ng taong bayan. Dahil kung aatras ang Senado sa ating ginagawa para paunlarin ang ating bansa sa ekonomiya, eh dapat tayo na po magsama-sama. Tayo na ang kumilos para magkaroon ng pag-asa, umasenso ang ating pong bayan sa pagkapalit ng saliga batas. Maraming salamat po. Sir Chair. Maraming salamat, kapatid na General Greco Velica. Chair, may sasabihin po kayo, Congressman? Opo. Well, Mr. Chair, I think one of the factors probably is, as you mentioned, corruption. But that's not the main reason why we have low foreign direct investment. Just to give you information, if you look at the country in 2017, the direct foreign investment from other countries to the Philippines is 10.3 billion pesos. Some of them were invested actually in equity, in the equity market, but that's only a small percent of the total investment. They go and operate their own company, you know, in the country, like in the export processing zone. In 2016 or 18, this went down to 9.8 billion. In 2019, this went down again to 7.7 billion. In 2020,
And probably because of the pandemic, the investment again got down to 6.4%. I mean, billion. 2021, it's 6 billion. So every year, you know, in the study made, one of the reasons is ito nga, restrictive constitutional provision. No. Now, if you look at the other countries, let's compare to, of course, Singapore probably is not a comparable country. But their investment year to year is no less than 60 billion pesos. I mean, 60 billion dollars. Eh tayo, 6 billion. Sila 60 billion. There was even a time in 2019, the direct foreign investment in Singapore is 110 billion dollars. Okay, what about Malaysia? I mean, Indonesia. Indonesia, in 2017, they had 22.8 billion dollars direct foreign investment. This last year, 2021, sa atin 6 billion lang, sa kanila 15 billion dollars. Okay, what about Thailand? Thailand, in 2017, it's 9.9, 2020 is 10.9, 2019 it's 12 billion, 2020 it's 6.8 billion, 2021 it went up to 9.7 billion. Okay, Vietnam. Vietnam in 2017, because their economy is open to direct foreign investment, they had an direct foreign investment of 35.9 billion. 2018, it's 19.1. 2019, it's 16 billion. 2020, it's 26.5. And 2021, it's less than 10 billion dollars. So, if we compare the country, masyadong maliit ang bansa natin. Lumilit ang palit, 6 billion dollars as compared to Vietnam year to year, more than 10 billion dollars. Vietnam yon. Baka ang Cambodia, I don't have the number of Cambodia, but this is indicative of the study presented by certain organization. The World Bank is one of them, said that because of the restrictive policy enunciated in our constitution, kaya pababa ng pababa o maliit ang direct foreign investment. So ito yung gusto nating mangyari. Kasi if you have increased the direct foreign investment, will have increased in the business of the country, this will generate more employment, more taxes, and total increase in our GDP. If you are an investor and you don't have any control in your operation in the country, definitely you might not like to invest, unlike in other countries, the countries where I mentioned. Gusto natin, if you invest, kailangan majority ka. Majority ang ano, para you have full control of your operation in the country. Ganun po yung objective ng yung House Joint Resolution namin number 6 calling for a constitutional convention but limited to amending the economic provisions of the Constitution. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Honorable Congressman Go. Ngayon naman po, gusto po nating marinig ang aking pong kaibigan. Ito po ay idulutin po natin ito sa matagal na panahon na siya ay nasa ilalim ng pamumuno ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya po ang dating kalihim po ng DTI, Secretary Ramon M. Lopez. Sir, magandang hapon po. Sir, magandang hapon po, Mr. Chairman. Masaya po ako at nakita ko po uli kayo. At salamat po sa imbitasyon, Mr. Chairman, sa inyo pong committee, sa mga distinguished members ng inyo pong Committee on Constitutional Amendments, the other distinguished members, especially ng House of Representatives, sila Congressman Alvarez, Congressman Mark Go, mga partners po ng Department of Trade and Industry po, nung nakaraan, administrasyon ng Pangulong Duterte. Salamat po, Mr. Chair, sa itong opportunity na to. As former DTI Secretary, to give my position on the proposed charter change on the economic provisions of the 1987 Constitution. Magandang hapon din po sa ating magiting Mayor, Benji Magalong, at former Chairman, Greco Bellica, sa ating mga ibang panauhin. Okay lang po ba, Mr. Chairman, na babasahin ko, meron akong prepare kasing position paper para ho tuloy-tuloy na tayo sa aking babanggitin na position dito po sa inyo pong mungkahi sa proposed amendments ng Constitution
ng Constitution. Yes, sir. Yes, my dear friend, Secretary, please po, please. Salamat po. Kung inyo pong mamarapatin, ito po ay na-prepare sa wikang Ingles, pero ihahaluan ko po ng Tagalog para po sa ating mga kababayan, mas maintindihan po tayo. Noong taro po, noong tayo po ay former official, economic official ng Duterte administration, we have always been in favor of reasonably opening up the economy and liberalizing yung mga natitirang restrictions that hinder the continuous and fast growth ng ating economy. Yes, marami na po tayong mga nabuksan, subalit may mga restrictions pa na naglilimit ng at nagpapawalang sabihin na nating attraction sa mga foreign investors na pumunta sa ating bansa. Ang mga neighbors natin, Vietnam, Indonesia, for instance, have opened up its doors to foreign investments. According to yung mga reforms na ginawa ng Indonesia, yung list of industries where foreign investment participation is limited will be cut or was cut from more than 300 to only 48. In other words, marami silang binubuksan na mga sektor sa kanilang ekonomiya. Ang ating pong economy has been recognized as the second fastest growing economy in Southeast Asia until the pandemic, ano, up to year 2019, right before the pandemic struck. Pero one of the strongest rebound post-pandemic then, Mr. Chair. We also know that such growth rates could have been much higher if we were able to remove basic restrictions as to foreign ownership of businesses in certain sectors stipulated in the Constitution. We therefore welcome the efforts, whether through a charter change or the enactment of laws in removing these economic restrictions and any barrier that limit foreign participation in investments and economic activities. Eliminating these barriers will certainly unleash, mas mapapakawalan niya yung potential ng growth ng ating bansa, Pilipinas, as it will facilitate the entry of more investments that will modernize our sectors. Kasi pag may foreign investors, tama po, may mga challenges on corruption, ease of doing business, pero ibang usapin po yun. Yeah, dapat i-address yun with or without these investments, no? Whether local investments or foreign investment. Pero ang maganda po sa foreign investment, this brings in technology, new capital flows, foreign exchange, nag-i-improve din po, at yung mga cost efficiencies ng mga operation ng ating mga negosyo na papagandahan lahat. So, dumalakas ang competition, nag-generate ng trabaho. Yung competition, alam po natin, na pag mas maraming competition, nagbe-benefit po ang taong bayan. Murang magandang serbisyo at murang presyo sa kanilang mga produkto at serbisyo. There are productivity gains that would arise from the diffusion, yung pagpasok po ng knowledge and technology from foreign investors to domestic companies and workers. FDI also play a vital role in deepening our participation in the global value chains of multinational and local enterprises. At present, our constitution poses several obstacles for the entry of foreign investment. So meron pa pong mga naiwang, masasabi nating outdated, luma na. Restricting economic activity is an outdated nationalistic concept overtaken by newer business models, collaboration and partnerships, and technological developments. Ang para pong mindset na nakikita natin, kahit sinong may ari niyan, ang majority ownership, whether local or foreign, as long as ito ay quality investment, ito po ay dapat ipayagan at ito po ay magkikreate ng trabaho. Yun po ang mindset po ngayon. Ang nationalism po ay yung pag-create ng trabaho, hindi po yung kung sino may-ari nung mga investments na yun. So for one, yung restrictions in the ownership and operation of educational institutions, practice ng foreign professionals in the country. Not only do we not receive advanced professional services, but we likewise miss the opportunity to forge arrangements for skills and technology transfer of these high-level foreign professionals to our citizens. This has deprived our citizens of the opportunity to learn and be exposed to new ideas, mga makabagong ideas at standards. This will strengthen the competencies of Filipinos for the local and global stage. We are also not able to exercise reciprocity that would have given more opportunities for Filipino professionals na to practice their professions abroad, makapag-practice din sila abroad. Kung tayo ay naglilimit ng mga pag-practice dito sa Pilipinas ng mga professionals. The restriction in ownership of educational institutions sa Filipinos is definitely in this age of remote and is definitely outdated in this age of remote and online learning. Kasi po, with the technology, practically, pwede ka na rin matuto sa mga iba't ibang bansa pamamagitan ng remote and online learning. Similarly, the highly restrictive full Filipino ownership for mass media enterprises
hampers the vital technological advancement in the industry. Again, at this age, day and age, such policy is surely outdated with the millions of digital and online foreign mass media content that are already accessible real-time to any Filipino connected online. So available naman siya. So bakit hindi pa natin payagan yung mga mag-i-invest dito in these industries at makinabang at dito nakikreate ng trabaho sa ating bansa? We will definitely find merit on the initiatives to remove any provision restrictive to economic progress. And we reiterate the statement that we gave in other fora before po that we pose no objection to the review of the economic provisions of our constitution to address these barriers to investments. Ito pong mga revisions na to will certainly strengthen further yung benefits ng mga legislative actions that opened several restrictions such as yung modification po ng retail trade na banggit po ng Mr. Chairman, Foreign Investment Act at Public Service Act na sana po ma-implement na at sana po ma-issue na yung IRR. Indeed, we cannot overemphasize the importance ng major shift in mindset and economic policy direction. Investments, regardless of nationality, create jobs for our countrymen. It brings in newer technologies and processes that can lead to greater productivity and competitiveness for our industries. More importantly, it creates greater production and service capacities that would enable our country to level up our export capabilities at address our perennial balance of trade challenges. Ito po yung sinasabi natin na kung bakit hindi tayo makapag-export ng marami dahil limitado nga po yung investment, kailangan mag-create tayo ng marami pang production capacities, economic activities sa ating bansa. At kanina po, na-cite po ni Congressman Margo ang mga data, meron din po akong data dito, that shows na halos lumalaki naman ang bansang Pilipinas ng FDI, pero napakaliit compared dun sa mga katabi nating bansa, lalo na sa Singapore compared to Indonesia. Yung Thailand, naaabutan na po natin at Vietnam. Pero po, malaki talaga, malayo po ang Singapore at Indonesia in terms of level of FDI. So, finally po, Mr. Chair, regardless of the medium by which the changes in the economic policies of the state are made, we implore your honorable body to be mindful of the importance of the timing given the urgent need to restart and accelerate economic growth in our country. Yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Maraming salamat po, aking kaibigan. Yes, sir. Ating po nating kalihim na si Mr. Lopez. Sir Ramon, nami-miss ko na yung mga pagkikita natin sa Malacanang. Hindi na tayo nakikita ngayon. Oh, maganda naman ang alaala po natin sa sipag ninyo noon. Marami kayong dinodonate, nakikita ko. Pati po yung ating mga biyahe-biyahe. Sana po, inshallah. Magkita po tayo uli. Maraming salamat po, Sir Ramon. Salamat po, Mr. Chairman. Salamat po, Senator Robin. Mabuhay po, mabuhay. Yun po, napakalinaw po ng ating naging kapanayam. Opo. Gusto ko lamang pong tanungin si Secretary, former Finance Chief, Department of Finance, Secretary Margarito Gary B. Teves. Sir Gary? Magandang hapon po, Mr. Chairman. At maraming salamat sa... Opo, magandang hapon po, sir. Yes. Sa ating mga talakayan ngayon, Mr. Chairman, hindi ko na ulitin yung mga arguments po ninyo na napakagamit.
Magalong at iba pa kasi nakatuba naman yung ating rason, no? Ang tingin ko lang po nito sa ating discussion po ngayon ay siguro magtanong na magkaroon ng consensus po ang Senado at saka ang House of Representatives kung ano ba ang objective po natin dito kasi nagkakatugma naman tayo na kailangan natin i-amanda yung ating constitution. Siguro isang tanong is sa panahon nito pwede ba isang portion lang ng ating saligang batas ang pag-usapan natin? Pwede ba itong economic provisions? Yung mga ganun ta. Tsaka nabanggit na yung costing natin sa isang paraan sa Constituent Assembly na mas mura compared to Constitutional Convention. So, kung yan ang siguro makakatulong, ako po ay bibigay ng sarili kong suggestion na bilang estudyante ng ekonomiya na nabanggit na ni Secretary Lopez at kayo din mismo, nasa panahon ito siguro mas mahalaga na mag-focus na lang po tayo muna sa removing the restrictive economic provisions ng ating constitution. At saka yung mga pera na gagastuin natin sa constitutional convention, baka naman for at this time dahil malaking suliranin natin sa ating ekonomiya, kagaya ng ating inflation at iba pa, baka yung perang yan na pwedeng ilagay sa pagdagdag ng pag-improve ng production at productive capacity ng ating agrikultura para ma-address natin yung inflation problem muna, no? So, yun ang masasabi ko in summary po, Mr. Chairman, na sana po mag-focus lang muna tayo sa restricted economic provisions. Malaki po yung sinabi ninyo kanina at tinitingnan po namin yung implementing rules and regulations ng executive order sa Public Services Act. Kasi mayroon talagang constitutional challenge kung hindi na yan talaga na-address o natanggal sa ating constitution. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Maraming salamat po sa amin pong dating kalihim ng Department of Finance, Secretary Margarito Gary B. Teves. Sir, maraming salamat po. Napakalinaw po ng inyong sinabi na mag-concentrate po kami sa economic provision. At alam ko naman po, ganun din po ang Congress. May gusto pong sabihin yung atin pong Honorable Congressman Alvarez. Pakinggan po natin, sir. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, maaari po bang ibalik ko yung usapin doon po sa pag-amienda ng ating saligang batas? Gusto ko lang suportahan at tagdagan po yung mungkahi kanina ng ating kapatid ni sa Attorney Maria Reyes. Tama po siya, Mr. Chairman, na yung usapin na ito ng pagbabago ng ating saligang batas ay malalim po na usapin ito. Hindi maganda na madaliin natin. Dagdag doon, Mr. Chairman, gusto ko sanang linawin na sana kung meron mang magtulak, meron mang tumulak ng pagbabago ng saligang batas, sana ito walang iba kung hindi ang kapakanan ng sambayanan, ng taong bayan. Ito, Mr. Chairman, kung ang pag-uusapan lang natin ay baguhin ang economic provisions ng ating saligang batas. Tanong ko dyan, kaninong kapakanan ba yan? Sino bang makikinabang dyan? Mamumuhunan lamang ang tinitignan natin. Sana, kung baguhin man natin ang ating saligang batas, gawin natin itong sa malawak na pag-iisip at sana objectively, Mr. Chairman, na ito ay mapag-usapan ng mga tao na bubuo doon sa constitutional convention, kung convention man yan, o kaya constituent assembly, kung assemblya man yan. Sana yung kapakanan ng taong bayan ang ating tignan dito. Hindi lang yung kapakanan ng mga mamumuhunan. Kasi kung sabihin natin, ilimita lang natin dito sa economic provisions ng ating saligang batas, obviously, Mr. Chairman, ang tinitignan lang natin dito ay kapakanan ng mga mamumuhunan. Asaan po ang kapakanan ng taong bayan dito? Hindi ko makita, Mr. Chairman. Napakarami po
ang dapat baguhin sa ating kasalukuyang saligang batas. Ang dami po. At unang-una na dyan, Mr. Chairman, ang nakikita ko po dyan, yung structure ng gobyerno natin. Yung structure of government po natin, Mr. Chairman, napakatagal na po na pinaiiral sa ating bansa. Panahon pa po ng mga Kastila. Nung tayo ay sinakop ng mga dayuhan, yan na po ang dala-dala nilang structure of government na ibinigay sa mga Pilipino. Nung ibinenta ng Kastila ang Pilipinas sa Amerika, yun din po ang structure of government na ipinairal ng mga Amerikano. Tanong, bakit naman yun? Bakit hindi yung structure of government ng Amerika ang pinairal sa Pilipinas? Ano ito? Ito yung federal form of government. Yan ho ang structure of government ng Amerika. Simple lang po yan, Mr. Chairman. Dahil po, yung unitary form of government, yan po ang gobyerno na pabor sa mga imperialista. Kasi po, centralize ang lahat. Centralize ang control. Control ng kapangyarihan at control po ng mga pananalapi. So kaya po ang nakita ko rito, kaya hindi umuunlad ang mga probinsya, lalong-lalo na ang ating bayan. Dahil kahit po napakagagaling ng pinili ng mga local government units natin, napakagagaling po ng mga piniling opisyalis. Kagayan lang dito sa Baguio City, pumili tayo ng isang magaling na mayor, si Mayor Magalong. Bakit hindi po natin makuha yung buong potential po ng Baguio City? Yung sa kabuuan po ng Cordillera, magagaling po yung mga government officials. Bakit po hindi natin ma-harness yung full potentials ng ating mga ng ating lugar? Dahil po kulang ang suporta ng national government dito sa mga probinsya. Under a unitary form of government po, centralized po lahat. Lahat po ng kinikita ng mga local governments, kinakailangan po ipadala mo sa central government doon sa Manila. At ang central government naman po ang may power kung magkano lang ang ibibigay sa iyo, ibabalik na pera dito sa probinsya. Kaya sa mga local governments po, merong isang posisyon na hindi po pwedeng i-appoint ng mayor, ng governor. Sino to? Yung treasurer. Kinakailangan po yung national government ang mag-appoint ng treasurer sa city, municipality, at mga provinces para masiguro nila na up to the last centavo nakikitain ng siyudad, ng probinsya, ng munisipyo ay kailangan ipadala mo sa central government. So yung kinikita po ng ating lugar, hindi po natin na ibabalik sa taong bayan. Hindi po nare-reinvest ng ating mga local governments. Kasi kinakailangan ipadala mo pa sa Manila, tapos yung Manila naman, gagawa ng National Expenditure Program. Yun ang ibinibigay nila sa Kongreso. Pag ito inaprubahan ng Kongreso, yun lang po ang magiging General Appropriations Act. Yun lang po ang pwedeng ibigay ng gobyerno sa mga local governments at sa mga probinsya. Kaya po, Mr. Chairman, sa aking pananaw, ay kung babaguhin man natin ang ating saligang batas, kinakailangan baguhin na natin ito in general. Huwag lang po natin tignan yung economic provisions, Mr. Chairman. Tignan po natin ito ang kapakanan ng taong bayan. Kasi po, under a federal setup, napakaganda po kung ano man yung mga potentials, natural resources, yung human resources ng isang lugar ay mama-maximize po niya yung potentials na ito at wala pong ibang pupuntahan kung hindi uunlad po ang bawat
munisipyo, siyudad, at probinsya ng ating bansa. Yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Honorable Congressman Alvarez. Opo. Kanina po, malinaw na sinabi po ni dating kalihim Ramon Lopez ng Department of Trade and Industry na talagang sa bibig po niya ay sinasabi po niya na kailangan natin ng investor. Yan na po ay galing na po yan sa kalihim na nagkaroon po ng 6 na taon na karanasan sa trade. At yun pa rin po ang kanyang sinasabi na kailangan po natin papasukin ang mga foreign investor para magkaroon po ng competition at para po magkaroon ng maraming trabaho at tumaas ang sweldo ng ating mga kababayan. At sinabi din po ng ating hinahangaan at dating kalihim po ng Department of Finance, kalihim Teves, Gary Teves, ang linaw po nung sinabi din niya na tayo naman mas maganda unahin po natin yung economic provision ng konstitusyon kung meron po tayong dapat gawin sapagkat ito po talaga ang sa palagay niya po ang makakatulong sa ating ekonomiya. At ngayon naman po ang sinabi po ng ating Honorable Congressman Alvarez, aba eh kung gagalawin niyo yung konstitusyon, palitan na natin 'yan. At ito naman po, revolusyon ang gusto ng ating congressman, pinakamamahal Congressman Alvarez. Ngayon naman po, tanungin po natin naman ang taga-Baguio. Sa mga narinig po ninyo, Dr. Virgilio Gil Bautista, sa mga narinig nyo po sa ating mga mambabatas, sa mga narinig nyo po sa ating mga kalihim ng executive branch ng government na pareho po na nagsasabi na kailangan po natin ng foreign investor. Kayo po, dito sa Baguio, palagay niyo po ba kailangan po natin ng foreign investor? Madaling sagutin po yan. Kailangan na kailangan. Ngunit sangayon po ako dun sa sinasabi ni Congressman Alvarez na aayusin na rin lang naman natin ang problema ng Pilipinas. Ayusin na natin ng gusto. Ang ibig ko pong sabihin dito ay napakaraming problema ng Pilipinas. Ngunit laging ang ginagawa natin, patsi-patsi. Bakit hindi papalitan yung kotse kung madalas ka na rin lamang nagpapalit ng karburador, ng makina, ng gulong at kung ano-ano pa, ayusin na natin ng minsanan. Try to imagine, sir, that you have 300 members of the CONCON, why can we not divide the 300 to handle the different parts of the problems of the Philippines? I would just like to take one particular one. Right now, because we are over-centralized, look at the oil spill. Hinintay muna nila ang presidente ng Pilipinas na magsabi, hoy, Navy, tumulong na kayo. Air Force, tumulong na kayo. Barangay, gumalaw na kayo. DSWD, gumalaw na kayo. Naghihintay lahat ng utos galing sa Malacanang. Samantalang kung federal form of government yan, we will have small presidents, I would call them, small presidents of each region. So the small president who has control already of the different agencies around can already synchronize their actions and solve it. Sana napakasimple lang nung sa oil spill na yan. Kung tao na mismo na may problema ang mamamarang, ang magmamanage ng mga solusyon. Kasi alam niya kung ano naman ang available sa kanya. Tingnan niyo po ang nangyayari ngayon sa atin. Dahil galing rin po ako sa Regional Development Council. Anong trabaho ng chairman ng Regional Development Council? Wala. Wala kaming trabaho kung hindi magpa-meeting at humingi ng mga resolutions. Napakaganda ng mga resolutions na binigay ng mga gobernador ng Cordillera. Wala naman kami magawa. From the regional government,
It has to go to the secretary. Kung limang agencies yan, kailangan mag-usap yung limang secretaries para ibigay kung sakali man maaprubahan yung project na yun, saka lang mapupunta sa DBM. From the DBM to the treasurer. From the treasurer, it has go to Congress for its approval if it is going to be part of their budget. Sir, no, it takes about 6 to 11 years for any project in the province to be implemented. Bakit? Kailangan po umakyat eh. From the municipality to the province, to the region, to the secretary, to the Congress, and then pabalik ulit yan. From the Congress, kung ano na naman ang sinabi ng bagong DBM. So, sa pagbalik-balik niyan, it takes each project, even a very small route, will take about 6 years to begin its implementation. The other thing po is another area na pinagtunan namin ng pansin is the judicial system. Bakit napakaraming nasa kulungan ngayon? Kasi walang timetable. Pangalawa, lahat ng appointments, ng lahat ng judges, kailangan presidente ng Pilipinas. Ilang bakanting posisyon ang hindi naa-aksyonan? Bakit? Lahat po naghihintay para sa presidente. Bakit? Kailangan ng presidente na siya ang pumirma. Sa kanya, lahat ng regional directors. Sa kanya, lahat ng mga judges. Sa kanya, lahat ng mga colonel and above for their appointments. Sa kanya, dadaan lahat ng secretaries. So, nung binibilang po namin ang trabaho ng presidente para lamang mamili kung sino ang uupo, ubos na po ang kanyang oras. Hindi na po siya pwedeng matulog sapagkat bawat posisyon dapat tatlong recommendee ang kanyang basahin. E sarami po ng mga posisyon na yan, wala na siyang oras para sa ibang trabaho. Isa pa po, yung ating commission constitutional committees na kailangan rin po may mga baguhin. Sa ating pinag-usapan po ninyo yung economic aspect, but even the territorial limits of the Philippines is not embodied properly in our constitution. Ito pong UNCLOS na pinanalo natin sa United Nations, hindi po yan kasali. Kaya hanggang ngayon, ang ating West Philippine Seas is still controversial. Wala tayong magawa. Bakit? Hindi rin nakasakop sa ating konstitusyon. Ang sinasabi ko lang po, sana lawakan natin ang ating pananaw at tingnan natin kung ano talaga ang pangangailangan ng buong bansa. Sang-ayon po ako sa inyo at really, we do really respect and appreciate your enthusiasm for the economic issues. But the economic issues will not solve our problems. It will solve some, but it will not really alleviate the present situation of our countrymen. Kailangan po natin ng overhaul. Salamat po. Maraming salamat po, Dr. Virgilio Gil Bautista. Apo, atin naman pong pakikinggan si Attorney Regina May M. Kajukum de Guzman. Hello, ma'am. Kahukom ba po ito? Kahukom? Ma'am, nakulong na ako. Baka naman maging mahukom pa ako liya. Ma'am, tanungin ko po kayo bilang kayo po ang Office Director, Securities and Exchange Commission. Opo, sa palagay niyo po ba nakakatulong ang 6040 ng konstitusyon pagdating sa negosyo dito sa Baguio? Chairman, actually po sa ating pagre-register ng mga corporations and partnerships, hindi naman tayo limited dun sa 6040 threshold.
marami po tayong businesses that allow more than 40% foreign equity. Katulad po ng? Meron po tayong foreign investment negative list. So sa foreign investment negative list, for example, mass media is required to be 100%. 100% kaya tayo, ma'am. Yes. Bawal tayo doon. Hmm. Yung exploration of natural resources na businesses or enterprise, limited to 40%. Yun pong sa constitution, ownership of lands, yun po yung dinidiscuss natin kanina with si Mayor din. Pero inaallow po natin ang registration ng more than 40% foreign equity subject to a higher capital, minimum capital requirement. At po ba, yung bagong batas na po ang sinasabi nyo rito? 12 foreign investment negative list po. Okay. And then, meron po tayong tinatawag na domestic enterprise and export enterprise. If the corporation or the business is engaged in domestic enterprise, dito sila mag-render ng service, dito sila mag-sale ng goods. Pag nag-more than 40% ang foreign equity, mas mataas yung capital requirement. Opo. So dito so, po sa Baguio, ma'am, hindi po kayo nagkakaproblema sa foreign investor pagdating po sa konstitusyon? Hindi naman po, pero may limitation siya kasi if the foreign investors... Medyo confusing yun, attorney, ha? Hindi naman po, pero... ang ibig kong sabihin, we have a good number of foreign investments in the city, but we can... May possibility ng more and more investments kasi po, ako personally, I get to talk, receive emails, respond to emails from foreign prospective foreign investors who are asking about the procedure and the requirements. And minsan, may hindi nagpo-push ng investments kasi may restrictions nga. Ma'am, ilan ano na po kayo katagal dito sa Baguio? Are you born here? No po. Magkababay. Novo Ecijano po ako. Ah, Novo Ecijano po. So, ilang years na po kayo? I've been here since 1996. Opo. Okay. Ma'am, noong wala pa yung 1987 Constitution, nag-aaral ako dito sa Baguio, 1981, 82, 83. Marami po kaming minahan dito. Napakaganda ng mga minahan dito, ang mga labor groups namin dito, buhay. Ang mga rights ng minero, buhay. Dahil meron pong tinatawag na foreign investor. Ngayon po, kamusta po ang state ng mga minahan ngayon sa Baguio? Kamusta po sila? Ito po ba katulad pa rin nung araw na meron pa rin po ba silang katulad na benefits nung araw? Kasi po may housing noon. Naalala ko po yun kasi tatay ko po ay naging presidente po ng Miners International Federation sa United Kingdom. Ano po ito? Connected po siya sa International Labor Organization. Kanya po yung National Mines and Allied Workers Union. Dati po kami ang may hawak halos 70% ng mga minahan po dito sa Baguio. So bata pa lang ako, exposed na po ako sa mga mining. So ngayon po ba, kamusta po ang mining sa Baguio? Recently po wala tayong mga registrations or increase in capital stock pagdating sa mining. Yung mga old registrations pa po, sa main office pa natin naka-register, pero sa level po namin, hindi dito sa extension office sa Baguio, hindi po ganun ka-active ang pagdating sa new registration and increase of capital stock ng mining. Tapos yun po, pag small-scale mining, restricted to 100% Filipino. Opo. But I am one with you in supporting the idea of lifting restrictions on foreign investments. Kasi po talagang we will benefit from the transfer of technology. Marami tayong matututunan on innovations and yung mga business practices. Kasi kami po din sa SEC, mahilig din kami mag-benchmarking with the other economies. So very aware kami dun sa need for more foreign investments. But sa tingin niyo po ba, attorney, pag tayo po ba nagbukas ng foreign investment dito sa Baguio,
tayo po ba ay matatawag na traidor? For the whole Philippines po, hindi lang sa Baguio, I think we, ang para sa akin po, welcome ang foreign investors to help us in our economy. So hindi po ibig sabihin na binenta natin yung Pilipinas? Hindi naman po. Kasi po yan po ang sinasabi ng mga ibang groups na ay, kilala po ng ating mga congressman yun. Sabing binibenta na natin ang Pilipinas. Naniniwala po ba kayo na pag pinapasok natin ng foreign investor, binenta natin ang Pilipinas sa dayuhan? In fact, Chair, ang view ko po dyan personally, if we open our doors or gates to foreign investors, as long as mag-temper natin against the interest of Filipinos, pero naman tayong Filipino first policy, tayo po ay makikinabang dun sa matututunan natin in terms of innovations, processes, in fact, yung mga bagong pamamaraan, for example, sa agriculture, we will learn sa mining, that. Sa mining po, sa mining. Mining. Alam nyo, attorney, nag-seminar ako sa Sweden. Nagpunta po ako doon, kasama ko yung asawa ko. Nagpunta kami sa isang mining nila. Doon sa, mismo ha, doon po sa sentro nung minahan, meron silang house eh. May, doon kami, dahil seminar, so doon ka natutulog. Naghahanap ako ng mineral water. Nagalit yung ano, yung manager nung house. We have the cleanest water, the safest water in the entire Europe. Sabi niya yun, nasa loob ako ng minahan, yung tubig nila, pinaka-safe. Diba? Yun ang kailangan natin sa mga minahan ngayon, yung technology na nagmimina tayo pero hindi natin sinisira yung environment. Yun po ang dapat nating matutunan. At yan po ang nakalulungkot. Hindi ko naman po nilalahat, ano, pero yun po nakakalungkot. Mining. Medyo pagdating po dyan sa usapin na yan, environment ang tinatamaan. Kaya, naputol ko lang. Sorry po, naputol na. Makwento kasi ako eh. At oray, pakituloy niyo po. Sorry po. Yun lang po, makikinabang tayo and sana lang po as we welcome or as we open our gates to foreign investors, we parang yung best advantage para sa atin, sa future generations din natin. As we learn the new technology, the innovations, hand in hand sa education system, ma-i-develop din natin yung mga kabataan natin para maging futures ready, sabi nga, na kasama sila sa paglago ng economy at pag-advance ng economy, yung mga practices natin, innovations, education, lahat po yun para sa future generation. Maraming salamat po, Ma'am Attorney. Opo, masarap po marinig na bukas ang Baguio sa foreign investor. Balikan ko lang po yung Commette. Sir, ano po ba ang mas magaling gawin? Con-as o con-con? Magandang hapon po, Mr. Opo, magandang hapon po, Attorney Julius De Torres. Sir, ano po mas magaling gawin sa COMELEC? Con-con, con-as? Siguro, opinion ko na lang din, sir, because... Opinion lang po. Opo. Pagbabasahin po kasi natin yung procedure kung paano po ginaganap yung con-as at con-con, mas matrabaho ata yung con-con because magkakaroon pa tayo ng election for election of con-con delegates. And then yung sa Constituent Assembly, nandun ako kayo eh. So, based naman dun sa Constitution, I think 3/4 vote lang po ata. Pwede na ako kayo mag-amend sa Constituent Assembly. Pero pagdating po sa Constitutional Convention, sila pa ho yung magpo-propose ng, kailangan i-voto muna natin sila, and then magko-convene sila para mag-propose ng amendments, and then itadaan pa rin natin sila sa plebisito. So, we will need more time para sa Constitutional Convention, and right now, as instructed by our main office also, gusto rin namin sana ipaalam din na yung pong target po kasi natin na constitutional convention na isasabay po sa barangay elections, meron din po kasi hinihinging parang timeline po ang COMELEC na like yung sinabi po ni Congressman Go, meron po sa second reading. Yun pong pumasa na sa second reading yung batas na nagtapatawag po ng constitutional convention. Ang hihingin po ng COMELEC sana is may pasa yan na hindi matatapos po ang buwan ng Mayo. Kasi po, pag lumagpas po yan ng buwan ng Mayo,
may mga timelines din po kaming susundin sa COMELEC. May mga kailangan po kaming gawin na kailangan para maihabol po natin sa election sa barangay. Pressure yan, pressure naman. Tapos na sila, sa akin na yan. Hindi po, kasi po, ang sabi rin po kasi sa amin is, pag magkakaroon po tayo ng election sa ng Constitutional Convention Delegates na isasabay sa barangay elections, kailangan po naming bumili ng papel. We have to print approximately 68 million official ballots para sa Constitutional Convention Delegates. Kailangan nating i-train yung teachers po natin. And then, yung massive information drive po namin, especially po doon sa mga SK voters po natin na may edad na 18 hanggang 30, kasi sila po, pag nagkaroon po ng barangay elections, tatlong balota po yung kanilang tatanggapin. Kaya kailangan po natin silang turuan. May balota po sa barangay elections, balota sa SK, at balota para sa Constitutional Convention Delegates. So, yung tanong po ninyo na kung ano mas mahirap, sa tingin ko po, medyo mas ma-proseso po yung Constitutional Convention. The way I see it po. Pero basta given more time po, given time, I think madali naman, magagawan po naman. Ang COMELEC naman po ay handa naman pong gawin ng aming mandato. Thank you. Maraming salamat po ano sa akin ni Honorable Congressman ko. Sa'yo na yan. Salamat po. Eh, meron lang po akong tanong. Hindi ko naman, ito comment lang po ninyo. Hindi naman po ito, kumbaga, pag sinabi nyo final. Kumbaga, bilang sa COMELEC lang po. Kasi may problema doon sa katulad po ng sinabi ni Ma'am Maria kanina. Yung sa CONAS kasi sinabi doon na kaming dalawa ng lower house at upper house, 3/4 vote, yon. May problema. Ano ba talaga? Voting separately ba o jointly? Yung ba talaga? Ano ba po ang opinion nyo dyan? Opinion lang po, hindi naman po kailangan official. Ang tingin ko, nung binasa ko po yung constitution, hindi ko rin talaga malinaw. Pero sa tingin ko po, yung may opinion po is, it should be voting separately. Opinion ko po, personal opinion. Kasi pag pinagsama-sama ko kaya bumoto, outnumbered po ang Senate. Very obvious po naman po. So I think, my opinion po, it should be voting separately para makuha mo yung 3/4 sa baba, 3/4 sa taas. And then I think patas ho ang labanan. The way I see it, it's a personal opinion. Salamat po, Attorney Julius. Salamat po. Meron lang po akong tanong kay Ma'am Eunice Valdez. Kayo po ang nag-represent sa Office of the Governor? Vice Governor, sir. Opo. From Pangasinan. Talungin ko lang po kayo, ma'am. Yes, sir. Bilang kayo po ang nag-represent, sa palagay niyo po ba mabubuhay ang probinsya kapag nagkaroon ng foreign investment? Yes, sir. Definitely po. Kasi as we... Pwede sa sagot ni Mama. Yes, agad. Wow. Yes po. Kasi as we all know... Ma'am, pwede mong... Sandali lang naman. Yan, ma'am. Thank you. As we all know po, Pangasinan is one of...